Okay guys, so 20 piraso daw ang tansya ni Boss Joel, yung ating mason. Sa isang semento at anim na sakong buhangin, ang estimate niya ay 20 pirasong hollow block. So yan na lang guys ang natitira sa isang supot at semento. Yan, at lalagyan na lang ng palaman yung dalawa na yun. Yun, dalawa na yun. And then bilangin na natin kung ilan lahat. Ilang hollow block ang kayang lagyan nitong halo natin? So, sa tansya mo, Boss Joel, mga ilan? Ito, matagal na to eh. Ha? Marami rin. Mga ganun nga karami. Walaan natin. Sa isang ano, sa ganyang karaming semento at buhangin. 16. Mga ilan? 20 piraso. Okay guys, so 20 piraso daw ang tansya ni Boss Joel, yung ating mason. Sa isang semento at anim na sakong buhangin, ang estimate niya ay 20 pirasong hollow block. Okay, isa. Ay, Diyos ko Lord. Apat. Lima. Okay, so guys, ito yung anim na sakong buhangin. Ihahalo natin to sa isang semento. Ay, Diyos ko. Sabi ni Boss Joel, nung aking mason, ang estimate niya raw o ang tansya niyang hollow blocks na kasya rito ay 20 pieces. No? 20 pieces, no boss? Mahigit. No? So 20 plus, so hindi bababa ng 20. Okay, so tingnan natin kung tama nga yung estimate ni Boss Joel. Okay, ayun. So guys, ang paghalo, hindi sobrang daming tubig, hindi sobrang toyo. So, i-testing natin yung apat na ganito dito. Di bali guys, kulang, madali magdagdag. Masakit, kapag sobra ang tubig, magdadagdag tayo ng buhangin at simento, mahirapan tayo. Hindi natin matatansya yung hollow block doon sa isang semento. Ito boss, tatlo. Gawin ko apat. Mamaya na. Mamaya na. Okay, so tatlo muna ganito. Kailangan natin to guys, itong hollow blocks. At nag-aapat siya. 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito apat. So, 24 pieces to guys. So, tingnan natin kung mauubos itong 24 pieces sa isang supot ng semento na may anim na sakong buhangin na may taglilimang pala. So yun, doon sa mga nagtatanong, sa mga napapanood ko sa YouTube channel, panoorin nyo to hanggang sa matapos para malaman ninyo kung ilan ang aming mailalagay dito. So okay na guys, nahalo ko na. Bahala na yung maso natin mag-ubos nito. Kasi tutok naman na eh. So habang siya ay nag-aasinta, panunuorin lang natin siya tapos tatawanan natin. So sakto lang guys, yung tatlong tubig na ganun guys. So kung makikita nyo halo, sakto lang. Ngayon ang ginawa ko, binigyan ko siya ng tubig doon yung ating mason. Para halimbawa medyo matigas, kukuha na lang siya ng tubig.
So ganoon ang labor, hindi yung tunganga ng tunganga. Kung hindi utusan ng mason, hindi kikilos. Paano ka matututo? Di ba, Boss Joel? Oo. Oh, di ba? So ganoon, tingnan mo yung ginagawa ng mason mo at subukan mo, huwag mong hintayin utusan ka. Oh, tapos mangialam ka rin. Eh wala, pag nahalo mo, ang ibang labor kasi ganito ginagawa eh. Hahalo. Panonorin yung mason. Di natuto siya. Natuto siyang tumunga. Natuto siyang tumunga nga. hindi masama kung ikaw ay isang mason o isang labor, walang problema yan, basta importante marangal ang trabaho. No? Oh, yun. Correct daw, sabi ni Boss Joel. Ahin mo magandang trabaho, tamad ka naman. Oh. O ako, oh, teacher ako ngayon, labor. Darating din tayo dyan, magiging mason din ako, kala nyo. Hirap kaya maging teacher. O sige guys, so alamin natin mamaya, mag-aasinta na yung ating mason. So yan lang guys. So alam na ang ibig sabihin, after malagyan ng tanse, umpisa na. So ang ginawa guys ng ating mason, naglagay muna siya ng puting. Yan. Mortar. Okay. Puting o mortar. Baka tatanungin nyo kung ilang meters itong dirty kitchen natin. Ang sukat lang nito guys, 3 meters by 3 meters. Yan. So shoutout kay Boss JR, Sansay TV. Ayan boss. Baka may plano ka magpagawa ng kulungan ng baboy. May idea ka na kung ilang hollow blocks ang kaya sa isang sakong semento. So yan. One, zero. Okay guys, nakatapos na kami ng isang patong. Ayan, tinanggal na yung tanse. Tapos ililipat na uli sa pangalawang layer. Ayan, bali yung bakal na yan guys. Ayan, yung nakikita nyo yung nakaabang na yan, dyan ko ilalagay yung aking kalan. No, bali itong pinagagawa natin guys ay dirty kitchen ito. Kaya tinawag na dirty kitchen, marumi pa kasi ngayon kaya dirty kitchen. Ayan, so second, ano tayo? Second layer. So shout out kay Boss Joel dun sa mga magpapagawa dyan dito sa Labrador. Hindi kayo magsisisi pag kinuha nyo to. Hindi to nagmimerienda guys. So papalagyan ko muna yan guys, hanggan, huwag na natin padiretso kasi ang bilang natin, hollow block na may kasamang mortar sa loob. Ayan, hanggang doon lang tayo guys, ayan. Yan lang muna, kasi ito na lang yung ating natitirang halo. Ayan. So yan na lang guys ang natitira sa isang supot na simento. Yan, at lalagyan na lang ng palaman yung dalawa na yun. Yun, dalawa na yun. And then bilangin na natin kung ilan lahat. Mukhang magdadagdag pa tayo ng isa. So sakto guys, last na yan, ilalagay niya na lang yung palaman doon sa huling hollow block na yan.
So yan, inaayos niya, pinapantay talaga. So okay na. Iniipon na lang ni Boss Joel yung natirang halo. Ayan. Bali yan guys, hindi naman na makaka punuyan ng isang halo block. So bilangin na natin ngayon kung ilan. So simula dyan guys, hanggang doon sa may sulok doon, binilang ko kanina. O bilangin ulit natin para ano. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at saka isang buta. So 7. Pag pinagsama natin yung dun sa dulo, doon, at saka yung isa dyan, pang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, yung dito pa guys, dito 18, isa rin yun, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, oh, yun, para halos isa rin yun, 26. So yun guys, bale, sa isang sakong semento na merong 6 na sakong buhangin, ang nailagay namin o nailagay ni Boss Joel, yan siya yung maso natin, ay 26 na hollow block. So yun guys, meron na kayong idea kung magpapagawa kayo ng bahay. So thank you for watching. Sana makatulong ito sa pagpapagawa nyo o pagpaplano nyo na magpagawa ng bahay. So, Boss Joel, kaway ka muna dyan. Okay, thank you boss. Thank you for watching guys.